am ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Mga puso, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na dating Bagyong Krising. Namataan ng pag-asa ang nasabing LPA dyan sa may kanluran ng Luzon at sa ngayon po, ridge ng isang high pressure area at easterly, so yung hangin galing sa silangan ang nakakaapekto ngayon dito sa malaking bahagi ng ating bansa. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, dahil easterly, asahan ang mga thunderstorm, lalong-lalong pagdating sa hapon, yung nakikita nyo mga kulay dilaw at pula na yan. Yan po yung kumisan malalakas na thunderstorm dyan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon simula sa hapon niya hanggang sa gabi. Gayun din sa Visayas, maaliwala sa malaking bahagi sa umaga pero pagdating ng hapon, Western at Central sections ng Visayas, may mga pag-ulan, dulot yun yan ng thunderstorm. At maging sa Mindanao, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, yung mga rehiyon ng Caraga at Davao, makakaranas din ng mga thunderstorm na kuminsan malalakas mga kapuso. At dito sa Metro Manila, unahin natin ang init factor. Tanghali yan, 42 degrees Celsius yung posibleng init factor natin. Maalinsangan yan mga kapuso. Pero may tsansa ng ulan tulad kahapon, pagdating ng hapon hanggang sa gabi. At mga kapuso, cloudburst ang naranasan naman sa ilang bahagi ng Cebu na nauwi nga po sa pagbaha ng weekend. Ayon sa PAGASA, station ng probinsya. At sa Mactan Island, umabot sa 78 millimeters yung dami ng ulan buong araw po yan ng Sabado. At katumbas yan ng dalawang buwang dami ng ulan, yan yung normal rainfall sa naturang lugar. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.